Happy Friday, everyone. Good morning, UAE. Good afternoon, Philippines. Today is another special day dahil magkakaroon na naman tayo ng bisita sa ating bahay. At alam niyo na yung kung sino, si Bro Arian at si Karen. Halos lahat na naimbitahan namin dito sa series na to ay talaga namang ang dami naming natututunan at hinahangaan ng iba pang pamilya and most especially servants of God. But beforehand, this series is a personal blog, I can say. And my main purpose is to share experiences of parents and how they handle their daily life with their kids. And this series meant to motivate you to make healthy choices as well. And as well as based on what you think is applicable to you and your family. Kasi madalas naman kung anong effective sa amin, hindi rin naman effective para sa inyo. But for sure, at the end of this video or episode, eh, may matututunan kayo. At ayan, para makapag-start na tayo ng ating kakwentuhan, I would like to welcome, without further ado, welcome Bro Arian and Sis Karen Marcos! Hello! Good morning! Good morning! Good morning, Pilipinas! Good afternoon pala sa Pinas. Good morning, UAE. So, salamat po. Alam ko, busy-busy kayo at ang dami niyong ginagawa today. Ayan, hinayaan niyo na makasama ko po kayo sa oras na to. Maraming salamat, Bro Arian and Sis Karen. And you know, para lang aware din kayo at sa mga nanunood, itong series po, no, ay galing dito sa libro na to, sa A to Z Parent Tips for Parents. And ngayon, yung topic para sa inyo, eh talagang para sa puso namin ni Mark, saktong-sakto sa inyo, ang letter K for knowledge. So, pa talaga ba? Yes naman. So, oo naman, talagang pinagdasal namin at dinisern namin kung sino talaga yung para sa topic na to at kayo talaga yung pinopoint ni God. And dahil dyan, pwede bang magpakilala kayo sa ating mga nanonood? Kahit brief background ng inyong family. Hello po, good morning. I'm ako si Arian at ang aking favorite wife, si Karen. Favorite wife, yung tawag ko sa kanya kasi siya lang naman nag-iisa, only one. And we have one kid, boy na 9 years old, si Gabby. And soon, in 6 months, we will be 4. So, we're 14 weeks pregnant. And, ano pa? Nagkakilala kami medyo recently lang, noong 1987, mag-classmate kami. Mag-classmate kami ng grade 2. Oh my God! Parang hindi ko alam kung nakwento nyo na to, pero grabe naman yung grade 2. Wala pang napapagkwento. Wala pang napapagkwento. Noon pa lang, may pagtingin na siya sa akin. Oh, kabaligtaran po yun na. Baligtarin niyo po lahat ng sinang ano niya. Yun yung side ko. Ikaw naman yung side ko. Yung kwento mo naman. Ayun, magkakilala na kami since grade 2. Tapos, naging hanggang high school, magkaklase kami. Tapos, after high school, after 11 years, and then after high school, nagkahiwalay kami. Siyempre, may mga, ano na, we tried to find our own paths. Tapos, after 11 years, nagkita ulit kami. Yun, tapos, hindi na niya ako, ano, pinakawalan yun na. ano na yun, from there, ano na kami, nagtuloy-tuloy na yun until we got married. Tapos yun na, after, actually after 2 or 3 years, ano, naging pregnant ako kaya lang, hindi na tuloy si baby. And then after two more years, dumating na si Gabby. And then, Gabby's 9 years old now, so we're very blessed na meron na naman, we have one more along the way. Wow! So, sis, na-experience mo rin palang, ano, magkaroon ng baby angel?
Yes, you have a baby angel. Kahit parang nung nakaraan, alam mo nung last series namin kay Bro Arnel and Tita Rose, naku, umiyak ako doon sa series na. Dahil talaga namang grabe yung pinagdaanan. Pero God is really good at may chichi na sila. At ngayon, kayo, hindi lang Gabi, may pangalawa pa. Praise God. Alam niyo na ba ang gender o may pa-gender reveal din kayo? Soon. Soon! TBC. Wala pang, hindi pa. Wala pa. 3 months ah, pa. Ah, to be confirmed. Oh, 3 months nga. Talaga. Mga 4 months pa pala, no? So, paano, kailan kayo nagpakasal, Bro Arian, sis Karen? 2007. Pinauna ko siya kasi baka magkamali ako. 2007. So 13 years na kayo. 13 years na. Hindi halata? Wow, grabe. Grabe naman yung mga nakakasama ko dito. Talagang parang baby pang aming relasyon. Ha? So after noon, tapos si Gabi na. Tapos nasundan si Gabi after 9 years. Ay naku, gusto ko marinig yung kwento nyo dyan. Parang ano yan miracle baby yung si second baby natin. Oh. Pwede nyo bang i-share yan? Oo. Ano ba? Kasi, kung tutuusin, it's a very big surprise kasi nga, based sa medical history naming dalawa, medyo mahirap na talagang mahirap nang magka-baby. Tapos, kasi siya, si Arian, di ba, meron siyang, kidney niya, na yung case niya with his kidney, tapos ako naman, I also had a myoma before. So pareho kami, ilang procedures na kami, kumbaga, sa katawan namin. So, may difficulty na talaga na makabuo. Pero, yun nga, with God's grace, talagang with God's grace na bless pa kami ng one more chance, kumbaga. At the most unexpected time. Kaya ang sinasabi ko na, yung he really works his wondrous ways in his perfect time. True. Ito yung perfect time for us. So yun. Very true. Congratulations. Congratulations sa inyo ulit. Praise God talaga. Nakakatuwa. At katulad nga ngayon, di ba, ang topic natin is about knowledge, no? Yung kung paano natin maituturo yung knowledge sa ating mga anak. Parang ang hirap sabihin na maituturo mo yung knowledge or paano mo maibibigay yung sa ating mga anak at mapapaintindi yung value ng knowledge. So, nung iniisip ko din, paano ko ba ito itatanong sa kanila? Paano ba namin ma-expound pa tong topic na to? Pero most of the time, mas maintindihan mo siya through experiences. Kaya gusto ko sana malaman sa inyo, like sa family ninyo, nandiyan na si Gabi at 9 years old na siya, pwede nyo pang i-share sa amin kung paano nyo na ipapakilala or yung na ipapaintindi sa kanya yung what they call the value of knowledge. Ano yung importansya nito sa atin? Yun nga, sobrang, parang ang hirap explain yung knowledge kung paano mo i-explain sa mga bata. Pero sa akin siguro yung knowledge naman nandiyan siya eh. Nandiyan lang yung knowledge. It's may knowledge ng good, may knowledge ng evil. Pero yun nga katulad nung sinabi mo sis Malu. Yung knowledge siguro hindi siya yung knowledge with regard, hindi lang siya with regards to academics para sa akin eh. Yung knowledge is yung learning through experiences, learning through making mistakes, and how to bounce back from those mistakes, learning through playing, learning through how do you call this? Learning through interaction with other kids, with other people, with older people, lahat ng klase ng tao, with other nationalities, and learning to also respect. So, may mga knowledge tayo, meron tayong mga matututunan na
para siguro para sa akin ang pinaka-importante knowledge is ano, learning or knowing the good and the bad, mm-hmm. and knowing how to respond dun sa good and bad, kung ano yung gagawin mo sa situation na yun. Yung knowledge naman about academics that can be learned sa school, siguro hindi lang tayo ang yung magtuturo dun sa mga bata. In our case, there's a lot of help from school, from the community, from of course the Kids for Christ, from catechism in school, and also sa mga sa yun nga sa yung modern ano na modern ways of learning, mm-hmm. of gaining knowledge. Mm-hmm. Sa akin, parang ano siya eh. Pag sinabi mo kasing knowledge, very broad, di ba? Tulad nga yung sabi ni Arian. Very broad siya na may iba-iba talagang aspeto ng world natin today na it's all about knowledge talaga. Di ba? So, merong knowledge, may academic knowledge, meron ding pagiging may knowledge about yung life, yung mga life skills, ganyan, knowledge about finances, and ano. So, sa akin, kung paano siya ngayon tuturo sa bata, is ano na talaga, parang it's there na, it's all about access, providing your kid access to them. Pero, as parents, it's our responsibility to guide them towards the right access dun sa knowledge na yun, and then guiding them to ano later on when they have their knowledge, yung to discern is this good knowledge, is this something that you should know, or something na oh you should know pero hindi siya good. You should know when to say yes to this kind of knowledge, when to say na, no, I don't need this. It's not good for me. It's not good for my life. So, yung access, providing them, yun yung sa akin role din ng parents yun. Providing them access, the right access, and then guiding them to discern the good and the bad na knowledge for the kid. Wow, ganda nun, sis. Parang, hindi, katulad ng sinabi ni Bro Arian kanina, parang ang dami kasi talagang sources ng knowledge or kung sino yung pwedeng maging source ng mga anak natin doon sa mga nai-input sa kanila. And gusto kong i-highlight yung sinabi ni Bro Arian, aside from going to school, meron silang ma-attend ng like catechism, like Kids for Christ, and para doon sa mga nanonood, si Bro Arian po at si Sis Karen ay ang aming coordinator sa Kids for Christ, and we are very honored kapag ka, alam niyo, napakasipag talaga kahit na buntis si sis, kita mo naman, at lockdown ang lahat, pero continuously yung pag-encourage dun sa pag-attend ng mga bata sa Kids for Christ at sa mga activities, and through that nakakakuha sila ng mga magagandang ano input nga from this community. And kung mamarapatin niyo aba, gusto ko itanong ano in relation na rin sa Kids for Christ, ano nga ba, ano sa pagkakaintindi niyo yung knowledge according to the Bible? Pwede ba kayo mag-input doon? Siguro yun nga, katulad din siguro nung sinabi ko kanina yung sa Bible, ang naisip ko kasi yan yung ano, yung sa Genesis, yung sa creation, na knowledge is already there, pre-provide na ni Lord yan. Pero there's, yun nga, may rule siya kay Adam and Eve na you can eat of any fruit in the garden except for the ano, the tree of knowledge na of knowledge of good and evil. Kasi lahat ng knowledge is sa panahon natin ngayon, lahat ng knowledge nandyan yan eh, from, sabi nga, from many sources. Ngayon, kung i-accept mo si Adam and Eve and si Eve, hindi naman dun sa pag-unang kagat pa lang niya ng fruit, ang dun pa lang niya nakuha yung knowledge eh.
kundi nung pumasok pa lang sa isip niya na na pwede pala kainin, and we will learn more things. And yun nga, yung pagkagat nila na yun, nalaman nila na yung about their nakedness, and siguro part of gaining that knowledge din is yung discipline. Sa akin yung ano, siguro sa knowledge, tama yun eh, yun nga yung sa, yung knowledge of good and evil, knowledge itself is ano, parang neutral. Neutral siya. Na ngayon, at least ako yung may nakita ako sa Bible before, di ba yung sinasabi na you direct your children towards the right path. So, you choose then the knowledge. Babalik ako sa sinabi ko kanina na, babalik ako, you choose the right knowledge to direct your children towards the right path. Para, when they grow up, they will not be led astray. So, knowledge in itself is neutral. Pero, sinasabi rin sa Bible na as parents, it's our duty na piliin natin ngayon for our children, especially sa age na hindi pa sila nakakapag, hindi nakaka-choose, nakaka-choose na sila. Pero yung, for them to discern what is good and bad for them, it's our duty to know and to guide them towards the right path. Yun yung intindi ko sa Bible. And it's always there. It's always there. Gusto kong mahanap yung verse na yan. Proverbs, yung train up a child from the way he will go and he will not depart from it. Yeah. Yan ba yan, sis? Oo, direct them to the right path. Parang direct your children to the right path, and then when they grow old, they will not move away from it. They will not depart from it. Oo, tama. Sa Proverbs yun eh. Ah, ito, nakita ko siya. From Proverbs 22, shinare ko din yan dati na parang ilagay natin siya dito. Na it's really at the duty of the parents kung paano natin siya pinapalaki. So katulad ng sinasabi mo, sis, kanina, provide the correct access sa ating mga anak. And the way that we train them, kung saan natin sila gusto mag-focus yung mata nila, yun yung susundan nila eh. At yun yung pangahawakan nila habang lumalaki sila. Yun yung knowledge na ano. Kasi once na may knowledge ka din, that's that afternoon, you can discern. Pero yung kumbaga yung basic, ano yung basic foundation is you need to have knowledge. You need to know first. Ayan. Ayan, yan yun. Yan, from Proverbs 22:6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Tapos ang ganda na sinabi nga ni Bro dun tungkol sa ano, no? Yung kay Genesis. Dun sa Genesis about Adam and Eve, no? Dun pa lang, at the start, even at the start of the Bible, it already spoken about knowledge. Na kapag ginawa mo to, yung binanggit mo kanina about discipline, eh, ito yung binigay ko sa'yo, will you obey me or not? Kasi kapag ganyan, itong knowledge of, ano yan? Good, yung tree of knowledge pala, pag ginawakan mo to, ma-open yung sight mo. Yun nga lang, it really, ano eh, causes yung paglayo natin sa kanya because we didn't obey. So, dun pa lang, pinapahalagahan na ni God yung quality of knowledge that what we will know. Yung innocence na nila nawala eh, di ba? Nung kinain nila yung fruit from the tree of knowledge. Katulad din ng mga anak natin in their young age. Accept lang sila ng accept ng knowledge. So, kung ano man yung mapapakita na ipapakita natin, tatanggapin nila yan. And then kung from other sources, then tanggap lang sila ng tanggap. They don't know yet kung it's good or bad. It's just not raw knowledge for them. Yun nga yung sinasabi nila, the child's mind is a sponge. Di ba? Absorb sila ng absorb. They can absorb as much, and they can absorb so much. So much more nga eh than us at our age now. Kaya rin dapat careful tayo on what is being fed, what they're absorbing. They're absorbing. Dapat clear, doon tayo careful. Anong brand? Kaya Ano daw? Anong brand yan? Sponge na yan. Scotch Bright. Tama ba yan? Tama naman yung sito. Nakikinig ako kay sis Karen eh. Dito Scotch Bright. Yung
katulad nito yung whatever we feed from the to our child, no? So katulad pinag-uusapan natin yung anak about knowledge kay God. Paano niyo napakilala kailan kayo nag-start na pinapakilala niyo si God kay Gabby? Kailan ba niyo? Siguro mga 3 years old ba siya? Ano ba siya na unang nagbasa? Mga 2 to 3 years old, ganyan. Kasi natuto na siyang magbasa. Siguro maraming yung mga books, yung anong book yun? Children's Bible, parang gano'n. Yun, binabasa namin sa kanya, ni Karen sa kanya. And then siya mismo, yun, binabasa na niya. So hanggang ngayon, natatandaan niya yung mga maliliit na books na yun about Jesus. Yung mga parang, it's not the gospel, pero yung Mga stories. Actually, tatandaan mo sis, nung 2 CPAs ago, nagkaroon ng contest, di ba, sa atin, sa CPA na Bible contest. Si Gabby lahat halos ang sumagot. Wow! Kasi sa chapter prayer assembly natin, no, when meron tayong icebreaker, at nanalo si Gabby. Siya lahat sumagot noon. Yung sa talagang wala kaming doon, hindi namin. Kasi natatandaan niyo yung mga stories. Ang galing. And also, yun nga, and then na-introduce kami sa Kids for Christ, we had a lot of help dun sa pag-introduce kay kay Jesus, hindi kami. So, yun nga yung pinasabi ni Karen na provide access. Actually, that ang reason namin to join in yung Couples for Christ is because of Gabby, because of Kids for Christ. So, kami lang yung, kumbaga, kami yung na-evangelize niya sa pag-attend niya ng Kids for Christ, and also catechism, we make it a point na dadali namin siya sa catechism mga and every Saturday. So, it's our duty to bring him kasi wala naman sa school na religion subject. So, it's our duty to bring him. At doon, binabasahan din sila ng mga stories from the Bible, and tatandaan niya, doon niya nakukuha yung mga knowledge niya about about the God, the Bible, yan. Especially especially sa natin sa bansa na to, 'di ba? So sa atin wala ngayon, kumbaga ikaw ang hahanap, ikaw ang gagawa ng paraan talaga para magkaroon ng faith formation yung kids mo. So, yun yung, parang gusto ko lang, inuulit ko lang yung sinasabi ni Aria na when we, na bakit kami nakapag-join ng ng Couples for Christ. Kasi, nung una, in-invite siya, and then, hindi kami nag-join. And then, later on, came Gabby. Tapos, yun na, yung pang sabi ko, parang we want him to grow in faith. So narinig namin yung Kids for Christ niya, na may ganong Kids for Christ. So, nag-join kami ng nag-join kami ng Kids for Christ. At siya pa talaga yung nakapagdala talaga sa inyo. Kaya sa community. Yung kids talaga, they change your world. Nababago talaga niya yung pananaw mo sa mundo, nababago ng bata ang pananaw ng mga parents sa mundo, nababago niya yung mga ways din ng parents. Diba? So, mas madala sila pa yung nakakapagturo sa atin, no? At nakakapag-remind kung ano yung dapat natin gawin. So, katulad ng sinabi nyo, sis, na ayan, alam natin lahat na nasa Muslim country pa tayo. So, parang very important talaga yung tayo yung mag-take effort as parent na dalhin sila sa catechism. At aside from that, bringing them pa sa Kids for Christ. And parang sila yung ka-partner natin in introducing God to our kids. At katulad nyo, being our coordinator, it really helps us parents na nare-remind kami na, minsan pagka meron na kanilang nakaset na schedule, pero pagka nag-prioritize ka talaga at gusto mong dalhin yung anak mo at introduce si God, katulad ng mga coordinators ni sina Bro Arian at Sis Karen, sila talaga yung magre-remind sa'yo na mag-attend. Salamat sa inyo and we honor you. Salamat. 1C3. Shout out. Shout out sa 1C3 at sa Team CFC.
At sa mga, we love you. Mga SFC Angels, Singles for Christ. Yes. Sa gusto ko lang isingit ha, ang SFC Angels ninyo ay meron din silang sariling YouTube channel at meron din silang Usapang Sisters. Panoorin po ninyo yon. Nakakatuwa. Pinanood ko. Artist na yan. Oo. Mag-guess kayo doon sa susunod. So, continue. continue. Gusto kong itanong, syempre, we're talking about knowledge about God, no? How do you, ano naman, yung, ano, introduce or pag i-explain yung value naman? Kasi binanggit ni Sis Karen kanina yung knowledge about life skills. Diba, ito yung mga bagay na hindi tinuturo sa school. Ano yung mga certain example or maibibigay mo na mga life skills na yan, Sis? At paano nyo yung tinuro kay Gabby? Yung... As simple as yung paggawa lang ng chore sa bahay, 'di ba? Life skill. Kanina nga eh niloloko ko kasi si Gabby. Ano namin siya tuwing after dinner, kailangan sabi namin kailangan magpunas ka ng ano. You have to wipe the table. 'Yun ang ano mo, 'yun ang contribution mo. Tapos eh niloloko ko, sabi ko. May syempre as a kid, tututul yan, di ba? Hanggat makakalusot, lulusot, yun yung ano. Pero you have to be patient. Tsaka yun, consistency talaga. Na regardless kung mag-tantrum siya, regardless kung umiyak o ano, hanap ka talaga ng paraan. And dun papasok ngayon yung creativity ng ano ng magulang. Pwede mong subukan na, ano muna, kausapin muna siya, o... Natawa ko. Sorry, na-distract. Kasi si Paramel eh, sabi niya, hindi mo daw ka. May fun ka pala. Sis Paramel. Ay, nabura na. Eh, Sis Malo, pakibasa yung ano, comment. Sabi ni Bro Arian, sabi ni Bro Romet, pogi daw ni Bro Arian. Yes, live to, Bro Romet. Panood ko ulit sa Friday. Iuulitin ko to. Tapos, sabi ni Bro Romet, pogi mo daw, Bro Arian. Sabi ni Bro Romet yun. Sis Karen, i-continue mo na. Sorry, na-distract ka tuloy. Nakalimutan na niya. Kayo, ano yun, yung magiging, pwede ka magiging creative, kausapin mo muna, o kaya you can use stories, ganyan. O kaya, niloloko nga namin kanina, sabi namin, Gabby, this is your sworn duty to wipe the table after the meal. Sabi niya, Mama, I have not sworn it. Sabi ko, you raise your right hand, that? Okay, you now swear. I, Gabby, solemnly swear to wipe the table after dinner. Tapos dinagdaga niya, sabi niya, except for one day in a month. Tulas na siya. So yun yung parang example lang na you use creative ways, lalo na kung bata. Pero, nakakatuwa si Gabby, no? Talagang yung katulad niyan, pwede naman ibang bata, parang pagtripan ka lang or hindi ka sundin eh. Pero ano talaga yung pag-obey, kung paano nyo tinrain si Gabby, amazing, nakakatuwa, nakakatuwang bata. And yung katulad niya, naaalala ko yung may pinost kasi na nagpe-prepare siya ng mga food para sa inyo. For sure, hindi naman yan instant na gusto lang niya eh, kasi tinrain nyo siya kung paano niya ginagawa yon. Ano pang mga chores na alam ni ano ni Gabby? Sa bahay? Yung life skills, yung mga, dito kasi sa Dubai, sobrang baby ng ating mga kids. Hindi, very pampered sila, so hindi nila, and also siguro sa generation na rin ngayon na iba na nung sa kinalakihan natin, hindi rin naman natin pwedeng i-compare yung kinalakihan natin sa generation ngayon, iba na talaga. So, we make it a point na not to compare yung paglaki namin nung araw, tapos i-compare mo yung nangyayari ngayon sa kanila in the situation that they are in. Kasi tayo, nung lumaki tayo sa Pinas, talagang batang kali tayo, street smarts, we know the street smarts.
na bata pa tayo, nasa kaji na tayo, tumatawid na tayo ng daan. Sila dito, parang ang hirap yung nung lalo na ng mga bata pa sila, ang hindi mo pwedeng basta-basta bitawan kung sa mga, kasi nasa city tayo na ganyan. Yung simpleng ganun, nung bata siya, yung pagtawid ng kalsada, yung mga ganun, ang parang nakakatawa na isipin na yung mga bata ngayon dito is ganun. And also, yung hindi na masyadong gumagawa sa bahay. Pero siya naman ngayon, aside from ganun, mahilig din siyang magluto kasi mahilig nga siyang kumain. Gusto niyang nagluluto. Nagluluto siya ng itlog, ganyan. Sa umaga siya nagluluto, titimpla ng kape, official na tigatimpla ng kape. And ngayon, medyo nag-wash na rin ng dishes, pero hindi pa ganun kadalas. Pero siguro talagang dapat tayo din as parents talagang ituro din sa kanila yun and give them a chance na kung makabasag man yan, yes, it's fine. Allow them to make mistakes. Para malaman nila kung ano yung mga pwede nilang ma-experience. So kung makabasag man sila ng pinggan, baso, it's all okay. Mm-hmm. Bro, gusto ko itanong yung kailan nag-start na nakakapagprito ng egg tsaka nakapagluto si Gabi? Last year siguro, last year, or 2 years. Last year, okay. May tumatawag. Mahilig kasi siyang kaming yung manood ng mga food shows dati pa. So nakikita niya yung mga ganon. Ginagaya niya. And siguro nung una tinutulungan. Ngayon din naman, nakabantay lang naman kami. Pero nag-ano na siya. Okay, so meron pa akong 1 year, tuturuan ko pa na si Renoa. naaalala ko si Bro Romel, sabi niya, 8 years old niya din tinuruan magsaing yung anak niya. Oh my God, may one year pa ako para magturo. Hindi, pero dapat naman. Nakakatuwa. Yung yung na-mention mo, di ba, sis, na yung gagawa siya ng breakfast para sa amin, gagawa sa pagkain. Talagang rin yung, kumbaga, leading by example, na yung pinaparamdam mo na yung, very malambing siya, very, caring siya sa magulang. Siguro, naiisip ko na, nakikita rin kasi niya. Nakikita niya from us. Tapos, lagi namin, yun nga, hindi kami, siguro yung sinasabi, yung parang yung knowledge in terms of yung pagmamahal sa pamilya, nakikita niya kasi na walang araw halos na lumipas na hindi kami nag-I love you sa isa't isa. Kahit sa amin dalawa. Tapos, lagi kaming may family hug time. Pag morning, pupunta siya sa kama. Laging may hug muna. Tapos may hug time muna. Ang isang habit na natatandaan ko pala na since baby siya, is yung pag good morning lang sa pagising. So, oras na gumising kami at nakita namin siya, sabi namin, good morning, Gabby. Yun, napansin ko yung habit na yun. Consistent yun siya sa everyday since baby siya. Since, basta hindi ko na maalala, mula nung dumating siya sa Dubai, every morning, good morning, Gabby. Ngayon, yung nakikita ko na every morning, kahit na pupungas-pungas siya, babatiin mo, good morning, Gabby. Sabi niya, good morning, mama. How's your day? How's your sleep? It's good. I mean, yung bang laging very positive, you start your day positive, bata pa lang siya, dala-dala niya, dala-dala niya talaga. Sorry, nag-note kasi ako habang nagsasalita ko. Yan. Yung kanina yung sinabi ni Bro Aria nang nagluluto na si Gabby, tapos parang nandun pa rin naman kayo, parang even basic things sa bahay, it's like another knowledge sa ating mga anak na through playing or through allowing them making mistakes is parang nakaka-add up talaga sa kanilang mga experiences and it is becoming a knowledge for them. So, yung mga pwedeng kunyari, katulad nga yan, children gain, or parang they learn through play.
So, paano yung mga other learning activities pa, fun learning activities na pwede nating ituro sa ating mga anak para na-enjoy naman nila yung kanilang pag-aaral, ganyan? Sa akin, ano, hindi lang pag-aaral. Kumbaga sa amin, ginagawa namin. Paglalaro. Paglalaro. So, yung through play talaga, nung bata si Gabby, nung wala pa siyang mga 7, I think ilang summer siya na ginagawa ko mga since 3, basta nung start na siyang makakabasa, parang 3, 4, 5, until 6 years old, every summer, magawa ko talaga ng program ng activities every day. Ang naging favorite niya doon is yung treasure hunt. So, lagi yan, meron kaming ano, may treasure hunt kami. Basta very simple lang. So, papel lang siya, susulat ko. Yung mga clues all over the house. Tapos, ang price nun, yung tipong kahit anong isang pirasong chocolate, isang pirasong candy, isang libro na meron na siya. Pero yung fun of, ano, of going through the house, tapos yung feeling of accomplishment niya na nahanap, uy, nabasa ko, tapos nahanap ko yung next clue. Tapos yung pag-figure out, yung pagtulong sa pag-figure out ng clue, hindi namin agad sinasabi sa kanya. So, halimbawa, may sasabi, mga halimbawa, yung clue is, it's in the room where we spend most of our family time. Tapos, siya, at that very young age, babasahin na niya yon, iisip siya, hindi namin sasabihin na nasa sala. That's where we spend, no. Aanuhin namin siya, where do you think we spend most of the time together? Doing this. Tapos, ma-figure out niya, ay, sa sala, on his own. So, punta siya sa sala. So, yun yung naging ano talaga niya, naging favorite. Tapos eh, which taught him yung reading lang. Tapos yung ano, ano yung tawag doon? Yung sa skill na yung pag-iisip talaga. Analytical thinking. Natuto din siya doon. While at the same time rewarding him with a sense of accomplishment. Na, ano, tapos nag-i-Easter egg hunt sa bahay dito. May basket kaming maliit. Yung mga laruan niyang itlog, ginagamit namin, lalagyan ng clue. Tapos yung mga board games din, and marami kaming board games. Ang dami naming board games. Madami din ano big ano gifts sa birthday oo, niya. Yung mga pag nalaman na mahilig siya sa board games. Ayun, maraming mga friends na nagbibigay ng board games. O, nagbe-bless, nagbibigay ng blessing of yung board games namin, ang dami. Na naging ano siya, meron kaming parang kumbaga may game night, hanggang may family ngayon, game night hanggang ngayon. Monopoly, doon siya natutong mag-ano, addition. Tapos yung concept nga of money, na ano siya doon, natuto siya doon. Nag-chess siya, mas mahusay pa siya sa akin mag-chess, mas marunong siya. At ano, at natututo siya ng strategy. Yun, tapos yung, ano pa ba yung mga games? May mga board games siya, yung ano, mastermind, yung ganun, mastermind. Yung dama lang, yung checkers. Checkers. Yeah. Tapos meron siyang battleship, so strategy game ulit yun. Yung siguro sa analytical thinking, yung ano, yung pag nasa labas lang, bumabiyahe, nagda-drive yung game na I Spy with my little eye. I Spy with a little eye din kami. So, nung bata pa siya, yan, mahilig din siya dyan. So, kumbaga napapractice yung kanyang mind to think na hindi directly yung clue. So yun yung mga ganung bagay na naging ano tayo. Naging ano siguro kami, naghahanap kami ng ways na not directly teaching them kasi yung mga bata ano na yan eh sa school puro direct teaching na sila eh. So tayo as parents we must find ways na iba naman, ibang diskarte naman. Yung sa gusto ko lang i-ano, i-share din sa Monopoly, 'di ba? Ano, ang bata kasi 'di ba, hindi mo naman sila ma-expect na maging organized. Talagang gamit dito, lagay diyan kung saan nila maiwan. Nung nag-start kami noon 3 years ago yata 'yun yung Monopoly. Pag gumana-game si Gabby, syempre yung cash niya pile talaga, literal na pile. Wala kang makikitang, di ba, merong denomination yung pera na $1, $5. Halo-halo talaga yan. Gusto niya, halo-halo. He is rich, thou rich. Tapos, ito recently, tuwan-tuwa kami nung ano, nakikit kasi kami, ino-organize namin, di ba? Pag maglalaro ka ng Monopoly, sama-sama yung piso, 5 piso, 10 piso.
nakita namin, inaayos na niya. Hindi namin yun inaano, ah, hindi namin sinasabi sa kanya. So, yung bang it takes time, pero kung consistent ka, at tuloy-tuloy lang talaga, makikita mo yung results eh. Lalabas at lalabas. And you give them the chance. Parang wag mo silang i-pressure. Make it fun. Tapos they will have their time. So ito yung time na niya, natututo na siya kayo mag-organize. Tuwa talaga kami noon eh. Kasi, boy, organize na yung pera niya. Magkakasama na yung 100, 500. Sa aming big accomplishment na yun. Sige bro. Regarding lang dun sa board games na yan. Ngayon kasi, medyo 9 years old na siya. Ang nakakatuwa sa kanya ngayon is gumagawa na siya ng sarili niyang board games. Nagdo-drawing siya ng parang strategy, ganyan. Gagawa siya parang board games, ganyan. Gugupit siya ng mga, halimbawa, mga tanks or something, battleships, ganyan. And then, yung ginawa niya ngayon ng board games, igagawa din niya yun ng manual, ng rules. Uh-huh. And kami na yung tinuturuan niya at hindi na namin maintindihan. Naging games maker na siya. Siyempre, kahit hindi mo maintindihan, support ka lang. Play along ka lang sa mga bata. That encourages yung kanilang, yung tumataas yung kanilang self-esteem pagka na-appreciate mo yung ginagawa nila kahit hindi natin naintindihan. Saka yung yung pag-play ng, kasi siya, nung una ayaw namin nung mga guns, ganyan, parang nung una, sige, wag natin bibigay. Pero nakita namin, okay lang naman. Okay lang naman yung sa para sa amin, personally. So ngayon, inaallow namin siyang gumawa ng may nerf siya, may yung X-chat. Nakikilaro din kami. But there are rules. Meron lang rules na you cannot aim it at anyone or anything breakable. Yun yung isang rule namin. You can play with it, pero don't aim it at anyone na masasaktan. So, pero nakikilaro din kami. Meron kami, so sabi niya, sige, since hindi naman pwedeng i-aim sa bawat person, meron kaming target practice. Yan, may mga lata-lata ngayon na, kami. Nag-games kami. Siguro yun din yung nabigyan mo sila ng choices kung susundin nila yung rules. Mm. So, nung una, syempre, bata sila, kahit naman tayo nga, mga pasaway, pero, pagka yun nga, reinforce mo lang yung rules na yon, gagawin, susundin nila. Mm-hmm. Ikaw din pag kami yung bumali dun sa rules na yon, hindi na din nila susundin. So yun. Ang dami ko natutunan. Ano yung game na sinabi niyo kanina, I Spy Like Little Eye? I spy with my little eye. Parang halimbawa, I Spy with my little eye. Maganda siya, sis, kapag nasa daan kayo. Lalakad. Kumbaga, kung ano yung makita, I spy with my little eye, a blue circle, ganyan. Pag nakita mo, it's a balloon. Yan. Magkakanya siya ngayon. Hulaan niya ngayon kung ano yun. Papaisip siya. A blue siguro sun. Parang, baka nagagawa ko na din yun minsan, pero hindi consistent. Hmm. Yung ganun, parang, ang dami ko kasi yung katulad niyan. Kailan yung time na magandang mag-board game? Pag nakakabasa na ba? Depende sa board game, sis. Depende nagsimula sa board game. Nagsimula siya nung parang Snake and Ladders yata. Oo. Yung una niya. Snake and Ladders. Na hindi naman kailangan ng bibilang lang, marunong lang siya magbilang 1, 2, 3, 4, 5. Yung dice, pag-a-add pa lang matututunan na doon. Mm-hmm. So, addition pa lang matututunan na dun sa siguro time. Dun ako mag-start sa Snake and Ladders. Kasi alam mo, ang nagiging hindrance sa akin din, yung nagkukulit si Isa. Diba? Kasi parang si ate niya, okay na, kaya na. Kasi mag-7 na rin eh. Pero, yung thinking about na magkukulit si Isa, ang nag-hinder sa akin na gawin siya. So, dahil nga, katulad ng sinabi ninyo kanina, is allowing them to make mistakes or kapag nagkukulit is just continue to reinforce. So parang, instead of being creative as a parent, kami ni Mark, na parang lagi namin, nahahamper namin yung chance na may ibigay kay Rinoa dahil naiisip namin na
manggugulo si Isa. Siguro mm-hmm. kahit snake and ladder, mag-start mm-hmm. kami. Makikita naman niya ng bata yan kung ano yung ginagawa niya. Tapos gagayahin niya. And siguro, let him, ano na lang, play along kahit na bigyan hindi mo siya sila ng ano, bigyan mo siya ng sarili niyang pato, pero panggulo lang. O, yung mm-hmm. feeling ng kasi yung bata, gusto lang, yung pag nakita niya na, oh, lahat sila naglalaro, gusto ko rin maglaro. Kahit, pero yun ang nasa isip niya, pero siguro sa atin, panggugulo yun. So, pwede mo siguro si bigyan siya ng pato niya, tapos saling kit, ganun. Oo, para nga, dapat may... gawin ko yun. Sabi na, ang dami ko talaga natututunan sa parenting series na to. Siglit lang ah, may phone-in question, pero bago yung phone-in question, sabi ni Bro Romel, nag-encourage talaga ng creativity at critical thinking ang mga games. Kita mo, sabi niya kanina, kahit nga daw matanda, hindi organized. Kaya intindihin natin si Gabby kung di niya ino-organize dati. Alam ko yung sinasabi mo. At ito pa, tignan mo, may phone-in question siya. Talaga bang sobrang soft-spoken ni Bro Arian? Kahit kayo-kayo lang? Hindi, alis na ako. Pagkatin mo yung tanong. Bro, sis Karen, talagang soft-spoken ba siya? Oh, ganito talaga siya. Ako mabilis ako magsalita siya. Ano siya? Malumanay na, mabagal. Pero sis, parehas kayo na soft-spoken eh. Siguro, ano, oo, tapos, ano pa, parang napakalumanay ng inyong pagsasalita at siguro naka-affect talaga yun sa pagpapalaki nyo kay Gabby. Ang totoo niyan, kinakabahan lang kami. Nagkikwentuhan lang tayo, huwag ka nang kabahan. Alam mo, sa isang... Nagkapinga ako, kabahan ako. Yan, ang dami kong nakuha ang fun learning activities ha, na pwede niyong gawin. Please, kung nanonood yung mga mommy, dyan, daddies, mag-try din kayo na mag-schedule ng mga ganitong mga activities ninyo para sa inyong mga anak. Kung hindi kaya everyday, kahit at least once a week or twice a week, para lang makapag-set na. And hindi ko makakalimutan ganyan na ganyan sina sis Sis Jang at Bro Jason. Nung nakaraan, nagkaroon kami ng topic na good environment. Isa to sa mga hinighlight nila, yung paglalaro, quality time with them, tapos nakaset yung mga schedule nila. Nung time na yun, hanggang ngayon, hindi ko pa siya nagagawa. Pero hopefully, nandito siya sa bank of knowledge ko. Gagawin ko din siya in time. So yun, continue. Ang dami ko pang pwedeng tanong, 4 at naging isang oras na tayo. Ang dami ko pang ang tagal nung kabak ko eh. Ay, natural pala yung panginginig. Natural pala. Natural yung panginginig. Kanina sinabi nyo na about finances, no, in relation doon sa pag-games. In reality, naipakilala nyo na rin ba talaga sa kanya yung value of money? I mean, may mga ibang family kasi na may ginagawa na ng bank account yung anak nila, ganyan. Si Gabby, may mga gano'n na ba siya? Nakakahawak ba siya ng pera? Hindi pa siya talaga yung nakakahawak, pero yung concept of pag-iipon, ano na niya, alam na niya yan. Tapos, yun kasi sa ang trabaho ko, nasa investments din ako. So, may idea na siya kahit pa paano on invest. Yung parang, yung pag-i-invest, na-introduce na rin eh, recently lang eh, noon sa, ano, yung mga a few weeks ago, yung concept lang, pero hindi pa namin siya actual na parang pinag-i-invest, yung mag-i-invest ka, hindi pa. Pero yung concept, alam na niya. Meron na siyang basic knowledge. Yung sa pagdating sa finances, yung concept of the importance of money, naiintindihan na niya. At the same time, yung fact na if something can be cheap, if something can be expensive, pinapaliwanag din namin. For example, di ba, if there's something na, ang maganda kay Gabby, hindi kasi siya maano eh. Hindi siya yung, I want this, pwede niyo akong bilhin, hindi. Kahit na lumabas kami sa mall, hindi yan magpapabili.
ang papabili lang siguro niya if ever, kung tatanungin mo pagkain, yun lang talaga. Happy yun ang happiness niya, yung makapunta nga daw sa lugar na may pagkain, happy na siya doon. Pero alam, doon niya nalalaman na, Mama, this is 25 dirhams, ganyan. Or nung halimbawa, nag-IKEA kami, sabi, naghahanap kami ng ano niya, yung kumot niya. Mama, this one, nag-compare na pala siya. This one is, pinapakita namin, okay, ito yung presyo ha, nung mga items, ganyan. Kumuha siya, Mama, this is only, kunwari, 50 dirhams. Mas mababa kaysa dun sa iba. So, naiintindihan na niya yung concept na may mahal, may mura, pero yung pag-actual na na maghawak ng pera, hindi pa namin siya napapahawak talaga. Unless yung ipon niya. Yung ipon niya, May time na, yung ipon siya, he earns by doing, chores. Yung chores. Meron pang ginawang ganun. Meron ganun, may time na ganun yung ginawa namin. Parang, working, parang, if you do this, yung higpitin yung kanyang hinigaan, there's one point, equivalent na dirham siya. So, he also know the concept of earning. Mm-hmm. And also, meron akong concept na tinuturo sa kanya na although alam niya yung expensive, hindi naman expensive and cheap, kumbaga yung mas higher value and lower value. Mm-hmm. Gusto naming ituro sa kanya na don't limit yourself with that yung cheap na value. So siguro if cheap na item, siguro yung concept na mas maganda doon is yung value for money and then if this item yung medyo expensive siya na hindi mo kayang bilhin ngayon, work for it na hindi namin sinasabi sa kanya na wag yan kasi mahal yan. Mm-hmm. Ang sinasabi namin, kaya mong bilhin yan if you work for it. Mm-hmm. Parang ganun. Ito yung kunin natin kasi mas mura. Mm-hmm. Kumbaga, wag nating i-limit yung kakayanan natin na bumili ng ganitong, hanggang ganito lang tayo. So, we strive for yung kung ito yung gusto natin, kung kahit mahal man yan. Kaya yan. You just need want, to work yes. for it. Yes, parang ganun. Uh-huh. Na hindi yung concept ng expensive and cheap na items, parang ganun. Mm-hmm. Kasi if we limit ourselves na hanggang dito lang yung kaya natin bilhin, and then yung bata, malilimit din yung mindset niya. Huwag nating lagyan ng cap. Kumbaga, huwag nating lagyan ng takip yung kaya nilang gawin. Mm-hmm. So leave it open for them to katulad ng yung, 'di ba, may gusto siya kasing Nerf. May gusto siyang Nerf talaga na actually wala siya dito sa UAE. Yung yung challenge. Mm-hmm. Pero tapos more on the talaga siya, more on the higher side in terms of yung price. Pero yun yan, sabi namin, if you're good and you work for it, you can get it. So, gagawin namin ang paraan kung talagang he will work for it. Gagawin namin ang paraan. Pero yun nga, yung sabi ni Aryan, don't put a cap on kung yung makakaya ninyo or dun sa yung kakayanan ng bata. Kasi yun din ang magiging mindset niya na hanggang paglaki niya, expensive pala to, hindi ko pala pwede to. Ikaw na ang nagdidikta ng limitations niya. Hanggang paglaki niya, isipin niya, hanggang dito lang ako sa mura, hanggang dito lang ako sa when you can get yung mga things na gusto mo. Mm-hmm. Siguro yun yung mga hindi natin natutunan nung bata kami. Siguro may mga things na pwede nating improve. Saka yung isa pa, babalik lang ako dun sa sa critical thinking dahil dun sa mga laro, no. Ang gusto nga namin, ako parang pa kami, gusto namin ma-develop kay Gabby talaga yung non-linear thinking. Kasi tayo, lumaki tayo sa kultura na may point A, para ka makapunta sa point B, kailangan dumaan ka sa point A. Bago ka makapunta sa point C, kailangan mo dumaan sa point B.
yun na ano na parang limited, ito lang tayo. Yung ang gusto namin iano sa kanya, yung matutunan niya is para ka makapunta sa point D, hindi mo naman kailangan dumaan, that there can be a smarter way of going to point D. There are better ways na to go to point D. Kaya rin minsan yung pagtatanong namin sa kanya, hindi siya yung ano eh, hindi siya yung yes no lang. Halimbawa, pag magbabasa ng story, dahil kasi pagtungtong niya ng 2 years old, binabasahan ko na siya ng story. Every night yun sis, walang ano yun, walang palya kahit gaano ko kapagod. Babasahan ko talaga siya hanggang makatulog siya. Nung nakita namin na nakakaintindi na siya, na hindi na siya, nagiging receptive na siya, hindi na siya nagre-resist. Nagiging receptive na siya, tapos nagre-respond na siya, tinatanong ko na siya. Hindi yung, did you like the story? Hindi yun ang mga tanong. Tinatanong namin, who was your favorite character? What do you think happened at the end? Parang ano na siya, yung you're encouraging him to think beyond the yes and the no. Kasi layo yun na kinalakihan natin eh. Diba? So, yung mga questions din na i-ask mo sa kanya, ina-ask namin sa kanya, hindi yung simple. Yung bang mapapag-ano ka talaga, mapapag-isip ka. At may encourage namin yung opinion niya. Yung opinion niya na nire-respect namin, papakita namin, we respect your ano. Yes, that's right. Ganyan. I think you're good. It's good that you thought of that ano, of that scenario. Pero pag alam mo nang medyo hindi naman yun yung tama, iko-correct mo rin. Pero yung practice ba na you allow them to voice out their thoughts unfiltered. You allow them to voice out their opinions na without feeling being judged. Yun yung gusto naming ano, gusto namin tinuturo sa kanya para nga nagiging open siya. At the same time, yung ano nga yung thinking niya eh, hindi siya limited sa isang direction lang. Yun. So feeling ko na achieve naman namin yun dun sa mga creative ways kahit sa games man lang, yung mga involvement nila sa mga activities. Ganun ang ano namin. Yung approach, kumbaga. Hindi ko na alam kung paano ko isulat at parang intindihin ko, parang gusto ko lahat maalala lahat yung mga sinasabi nyo. Sinabi niya kanina yung sinabi ni bro, isa ako doon sa guilty as charged, kaya napapareact talaga ako. Tama ba yung pagkalagay ko doon, don't put a cap and limitation to the value of things they want? Isa ako doon sa guilty na magulang na, ay, that's too expensive, we cannot buy it. Ay, we will buy this is tender hams only. Siguro, we cannot buy it. And yung use of words, no? Kumbaga yung ganun. Kami din nung una, pero pag siguro nailagay na rin namin sa isip namin na dapat hindi, siguro yun lang yung way namin, hindi namin gustong sabihin in that way. Sabi nga, madalas sinasabi ni Karen, there are better ways to say something. Na ano na hindi yung unang naisip mo yun na yun dapat mong sabihin. There are more ways to say something na hindi na mas okay. Kasi ganun din eh siguro ano na natin yan eh nature na natin, naging kultura na natin na we always go for the ano mas mura na there's nothing wrong naman dun sa ano sa mas mura. Tayo nga lagi, ay tayo naman eh, mas gusto natin lagi kung saan tayo makakatipid. Pero in a much better way sabihin sa mga bata. Sa mga bata kasi sila na hanggang pagtanda nila, yan na yung dadating nila na. Ito ko lagi sa mas mura. And kung may thing na gusto sila and then may kapareho, pero ang gusto nila hindi nila makuha. Siyempre, makakababa din ang kanilang confidence, self-esteem. Mm-hmm. I like that. Thank you for sharing that. At nabanggit nyo talaga yan. Pinag-usapan natin yung kanina yung knowledge about God, knowledge about our family, even life skills, and finances. Yung gusto ko mag-continue dun sa part naman ng how do you introduce naman yung knowledge about, we can say, current events or what's happening around the world.
And in continuation about digital ano rin, transformation digital information, paano yung access ni Gab ngayon na 9 years old siya sa internet? Paano natin mini-make sure na strict na ito lang yung pwede niyang mapanood? Medyo yan, mahirap talaga yan kasi they are mas maalam sila sa atin sa technology ngayon eh. Kaya lang there si Gabby, wala namang kaming ginawang yung mga rules sa siguro screen time lang, and katulad yan, may access sa YouTube, sa internet. And I honor si Karen kasi nga, di ba nabanggit niya kanina, 2 years old pa lang si Gabby, binabasahan niya na yan araw-araw. So maaga talagang natuto na magbasa si Gabby. So malaking advantage sa kanya. And we allow him na magbasa, and then tinuturo lang namin sa kanya kung ano yung bad or good na, let's say, simple lang yung mga bad words, and yung mga bad words yan, kahit hindi tayo nagsasalita sa bahay ng mga bad words, makukuha nila yan sa school, sa friends, sa peers, makukuha nila yan. Pero alam na nila yan kahit hindi natin sabihin, ituro. Alam na nila lahat ng mga bad words na yan. Pero ang madalas namin sinasabi sa kanya is, alam mo na bad word yan, don't use it. And yun lang, consistent lang kami sa ganun. We acknowledge yung alam na niya yung bad words, hindi mo na mapipigilan yan. Pero kahit alam na niya, siguro matagal na niyang alam yung mga bad words, hindi mo siya mariringan. And also siguro ang rules lang siguro na binigay namin sa kanya, nagkaroon lang siya ng tablet when yung sa school, inallow na sila, ni-require na sila na magka-tablet sa school. Meron kaming ginawang contract. May ginawa kaming contract na ganitong days lang, ganitong hours lang, and for school lang. And also, no headset pag mag-isa lang siya. So, alam mo rin. And siguro, allow natin, ina-allow namin siya na mag-browse for school, inaallow namin siya na manood kahit ano. And yung Netflix, wala namang yung Netflix or YouTube, walang filter. Pero pag nakita na niya na hindi pa for his age, siguro advantage nga niya na nakapagbasa na siya ng maaga. Binabasa niya yan lahat, pati lahat ng synopsis ng mga nasa Netflix kung para anong edad. Pag nakita niya hindi para sa kanyang edad, and hindi na niya tinutuloy. Kahit sa YouTube, makita siyang bad na, hindi naman bad, hindi pa para sa age niya, hindi niya itutuloy yan. Nagagalit pa nga siya. Siya pa yung nagagalit. Bakit may ganito? Parang gano'n. So, binigyan namin siya ng free will to choose. Malalaman nila, mapapanood nila, mababasa nila yan, hindi man sa bahay, sa school, lahat ng access meron sila dyan. Siguro sa start pa lang na magkaroon sila ng access, tinuro na namin sa kanya na hindi pwede sa'yo yan. Kung makita mo yan, okay lang na makita mo, pero close mo na. I remember yung dati, yung merong anong game yon sa YouTube, yung may picture ng yung nakakatakot. Hindi ko na matandaan, parang dahil something. Alam na niya yan kahit sa school kasi lahat ng mga bata pinapanood eh, nagtuturuan sila. Pero pag nakita niya yan, it's okay na makita mo yan. Pero ipaliwanag, pinaliwanag namin sa kanya na hindi totoo yan. It's just And then also watching movies, pag medyo pang-adult na or medyo pang-upper year hindi na sa age niya, we're just telling him kahit mga science fiction, it's just movies. It's just for entertainment. Hindi totoo yan. Kahit na
kahit na, yung movies is just for entertainment. Not everything you see in YouTube or in the internet is true. Mm-hmm. Hindi lahat ng nababasa mo kahit sa Wikipedia pa yan is true. You must base it on facts. Mm-hmm. Do your research. Kaya ka may iPad, kaya ka may access sa internet, do your research. Sanay ka nang mag-research. And then verify mo na lang kung sa tingin mo. And ayun, naging matanong siya, bakit ganito, bakit ganyan. And kami na yung hindi makasagot sa dami ng mga tanong niya. Wait lang bro, Arian, anong mga age nag-start si Gabi ng mga ganyan? Nung mga dinidiscuss mo na if hindi lahat totoo, okay? You're being honest talaga na lahat ng ginagawa niya. Parang yung sinabi mo na, okay, do your research. If you think hindi yan tama, get your facts. Then, research mo kapag hindi mo alam. Ano yan? At this 9-year-old lang siya or even before? Mga 8 years old. Ito meron dito. May kontra kami dito. Nakapost yung contract namin dito para makita niya na ano na yung pinirmahan niya to. Yung access. Okay, ano po yung contract niyo? Pwede po bang makishare? Namin sa modify to fit him ano. Ito si ano si Joey. Niregalo kasi na ni-require kasi ng ano ng school to have the tablet para sa ano, 'di ba, access. Binigyan namin siya ng contract kasabay ng tablet na binigay namin sa kanya. Birthday niya to binigay eh. So it's March 16, 2019 last year na pinirmahan niya. Kumbaga ano lang yung mga rules lang na simple. Pag may on the dinner table, walang iPad, pag may kumausap sa'yo, stop mo yung iPad. Kumbaga, it's still important to socialize na hindi lang yung iPad. Kaya binawalan din namin muna siya na mag-headset doon sa iPad. Pero yung pagkausap sa kanya ng ganyan, hindi, kahit nung bata pa siya, kahit siguro mga 3-4 years old, hindi kasi namin siya kinausap na parang baby. Talagang we talk to him like ano an adult na walang baby talk na yun yung ganun basta diretso na walang mga baby talk na mga palabok ba. Kumbaga diretso na hindi mo pwedeng gawin 'yan. We talk to him as an adult, as a friend. Mm-hmm. Parang ganun. May tanong ako. Ito ay phone in question by Malu. Go, sis Malu. Wala yun. At kunyari, ano, katulad niyan, may, ano, wala tayo sa bahay, lahat tayo nasa office parate. Siyempre, alam naman natin na most of the time, hindi naman tayo yung kasama nila sa bahay. Paano yun? Paano yun na may parang, like, laging nanonood ng TV, paano mo mamimake sure na naiyaan nila, nagagawa nila na hindi, yung screen time nila sa TV, mostly TV eh hindi ganun na whole day. Paano yun? Kailangan ko ba talagang mag-create ng tawag dyan, ng parang schedule a day para ganito na 8, pagising mo, breakfast, tapos sunod, kailangan playtime. Anong klaseng playtime yung pwede nilang gawin? Tapos next is, kunyari, watching TV na, turn off na yung TV, yung ganon. Paano yun? Gagawa ba ako ng isang schedule din? Depende sa bata eh. Pwede mong ito. Depende sa bata kung saan siya. Hindi yun nga sinabi nila, hindi lahat ng bata pare-pareho. Maaring yung schedule talaga ay magwo-work sa isang bata pero kahit nga sa kapatid niya hindi pwedeng mag-work yun. So siguro pag-aralan natin kung ano yung gustong ginagawa ng bata. Kasi yung screen time naman yan, kahit may rule ka ng screen time, hindi naman masusunod yan eh. Pero ang ginagawa na lang namin is we make yung adjustments din. Hindi naman direct na
hard rules 'yan eh, na kailangan on the dot sundin, kailangan na be ano din, hindi natin sila pwedeng ang ilock dun sa schedule na 'yon, na we can make schedules pero we can also adjust that, hindi naman ano kung saan sila mas komportable ng gawin. Sa akin, oo. Pwede mong, ano, sis, pwede naman siguro na yung schedule, pero hindi yung strict na on the dot, o 8 o'clock, hindi na pwede yan. Yung ganon, hindi. Parang dapat may certain, ano rin, room for flexibility. Tapos yung, yun nga, halimbawa kung may kasama naman, kasi sa amin, we are blessed na may kasama kami sa, ano, diba, sa bahay, na we trust talaga, dahil ramdam namin na, alam mo yung mahal din niya yung ano eh, mahal din niya si Gabby. Tapos ang ano namin is ano narinig? Tumatawa siya. Ano, so merong schedule yung ginawa namin before kay Gabby nung medyo bata pa siya. Oo, merong parang may certain hour lang of the day na yun nga yung magte-treasure hunt, we allow him o kung ano man yung assigned activity for that morning. Tapos, pwede na siyang mag-screen time. Ang rule namin is, ang screen time is, hello? Nakamute pala ako. Kahit wala kayo sa bahay, ganyan, isinet nyo yung mga activities na yun. Yung parang yung mga treasure hunt, ganyan. Oo. Kahit wala sa bahay. Siguro, hindi namin siya matatawag na schedule eh. Kasi it's like, ano? Hindi siya schedule na yung, ano ba? It's like, yung building a habit. Mm-hmm. Yung schedule lang, hindi siya schedule, pero ibibuild mo yung habit na itong pag umaga, siyempre, kain, laro, ligo, something like that, but walang specific time na ano. And then, kailangan mo talagang reinforce na ganito yung gagawin mo, ganito yung gagawin mo. And then, pag na-build na yung habit, siya na yung ano, siya na yung gagawa noon eh, siya na yung maghahanap noon. Minsan sabi nga namin kay Gabby, there's a time for everything. So there's a time to eat, there's a time to play, there's a time to sleep, ganyan. So yung inuulit-ulit lang din namin yun na merong time talaga for everything. Pero eco-contest niya lahat yan. Eco-contest niya, and that's lahat fine. Nila yan. Pero you must be consistent also. Oo. Consistent ka sa pag-reinforce niyan, and consistent ka rin kung paano ka mag-a-adjust. Hindi naman pwedeng sabihin mo na talagang hindi pwede, ito yung time mo, hindi pwede. Papalayuin natin yung loob ng bata sa atin eh. So kahit alam mo na ikaw na yung maglalaro kung kailan ka dapat mag-adjust, may time na ikaw tayo mag-a-adjust, may time naman na no, it's when there's a time to say no, there's a time to say yes na you can, parang ganyan. And mas madalas yung ano eh, pag nakita mo naman siyempre na sumusunod siya, mas madalas so, na yes, before. Okay, yes, you can do that, you can continue, something like that. Sorry, ang dami kong questions ha. Okay lang. Google lang. Ano? Patanggal na yun. Yung kaba mo, nawala na, no? Hindi pa. Ganda niya, no? Hindi pa rin pala. Sige, actually, ang dami niyong na-share and hindi ko na rin napansin yung oras. Siguro, meron pa akong mga ibang questions dito. Paikliin ko na lang siya. Siguro, tanungin ko na lang yung mga most significant questions din. Mm-hmm. Paano mo, hindi ko alam kung na-experience nyo, pero ano bang ma-share ninyo para ma-motivate natin mag-aral pa yung mga bata, lalo na yung mga bata na may pagkatamad mag-aral or hindi interested sa pag-aaral? Ano yung pwedeng maging advice nyo sa kanila? I don't know if you have experienced it kay Gabby, pero ano yung pwedeng gawin? Lahat siguro ng mga bata talagang ayaw mag-aral, di ba? So, na-experience namin yan. Siguro, for ano, new parents, ano lang, hindi naman advice, siguro yung experience lang namin i-share. Share namin. Napakalaking tulong nung ginawa ni Karen nung bata pa si Gabby, nung wala pa, hindi pa siya marunong magbasa, na binabasahan niya
ng story si Gabby nung ano, kasi nagkaroon ng habit and then nababasa, natuto siyang magbasa. To going 3 pa lang siya, nagbabasa na siya. Talagang ano, napakalaking tulong nung ginawa niya na yun, na every night talaga yun, walang palya, nakakatulugan na nilang dalawa na magbasa. And doon na-build yung habit ni Gabby na magbasa. And hindi na kami, actually, yun nga, tinatanong sa amin paano namin siya tinuturoan. Hindi na kami ganun na nakatutok magturo sa school kay Gabby eh. Kasi na-build na nga siguro yung habit. Yung habit. Tsaka yung habit ng pagbabasa. And yun yung isang trait siguro na Gabby na advantage, ewan ko kung paano, na nagbabasa na talaga siya nung bata pa lang siya. And then, siguro ako, yun nga, hindi kami maturo dun sa mga lessons niya, assignments niya. Kasi sa ngayon, sa tingin namin, ano pa eh, parang play learning pa sila eh. So, we let him enjoy. Nakatulong lang talaga yung mabilis, sobrang bilis niyang magbasa. Parang sa test, tinest nga sila sa school eh. So, 9 years old siya. Yung bilis niyang magbasa is for a 14-year-old na 15 years old. Oh, yung pagbabasa niya. Lahat na, yung buong Harry Potter yan, nabasa tapos na. Tapos na yung Harry Potter. At the Harry Potter books, nabasa na niya. And then, siguro yung technique, meron akong technique na ginagawa sa kanya. Halimbawa, multiplication. Pag tinuturuan ko siya ng multiplication, ayaw niya. Tuturuan ko, 2 times 2, ayaw niya yan, mga ganyan. Hindi makikinig yan, hindi siya nakikinig. Pero, may technique akong ginawa. Pag may gusto akong matutunan niya, halimbawa, yan nga yung multiplication. Nag-print lang ako yung table of multiplication. Pinaskil ko sa wall, dito sa wall sa bahay. Hindi ko siya tinuruan, pero dahil mahilig siyang magbasa, tinitingnan niya lagi, ano ba tong multiplication table. Then one day, bigla na lang niya akong nilapitan, na alam na niya lahat ng from 1 to 12 na multiplication. So we don't force na feed dun yung mga lessons. Pag may gusto akong ipapanood sa kanya, halimbawa sa YouTube yung mga learning channel, ako mismo yung nanonood, hindi ko siya niyayaya na manood. O, Gabby, panoorin mo to, it's science channel. Ako mismo pinapanood ko yun sa harap niya. So nagiging interesado siya. Tapos halimbawa nagko-computer ako, meron akong gustong ituro sa kanya. I-research ko siya katabi niya. And makikita niya, ganito pala yung pagre-research, ganito yung yun nga, yung pagbabasa, hanggang ngayon, siya, kami na yung umaawa talaga sa kanya. So, napakalaking tulong yung reading talaga. Tapos yung pagdating sa sa pagtuturo, basta sa digital siya, tsaka sa numbers siya. Pagdating sa mga ibang subject tulad ng mga English, ayan. Ako naman ang Hindi, kasi ako marunong mag-English. Yung tinuturo ko kay Gabby yung French. Ako Arabic joke. Hindi, tsaka yung dun niya, yung mabalik dun sa pagbabasa. Yung mga binabasa ko noon, alam niyo yung mga mumurahing libro, kung ano yung mga maibigay sa amin na libro. Tapos yung may nabibili ko dati na tigpa 5 dirhams na mga books. Doon kami nagsimula. So basta kahit in English, tapos tinuturo siya. Habang binabasa, nakaturo yung daliri ko. Tuloy-tuloy lang yun. Tapos siguro yun nga yung babalik ako doon sa access. Marami kaming libro. Yun yung pinapaano namin sa kanya na, yung mga books ko nung bata ako, dinala namin mula Pinas. Yung mga Harry Potter ko, yung mga ibang novels, yung Hardy Boys, Nancy Drew, dinala namin dito. Tapos, may mga sarili pa siyang books. Ang point namin is, sinasabi namin sa kanya, books are treasures. Pinaano rin namin sa kanya na, yung mga binabasa mo, they're all treasures. Dapat anuhin mo siya, alagaan mo siya, na sinupin mo sila, ganyan. Tapos, kasi nga,
mula doon, doon ka makakuha ng mga treasure of knowledge. Tapos, yun lang yung, dahil nga din na-build yung habit na yun, nagtuloy-tuloy na. Tapos, kahit yung mga books niya sa school, yun, binabasa niya. Binabasa rin niya. And ano rin, and very blessed din kami na pag nalaman ng mga friends namin na may ilig siyang magbasa, maraming nagbibigay na na ano na mga books. And then one siguro advice pa, yung halimbawa ngayon grade 3 siya, ang binibili na namin na book sa kanya na hindi for school is yung mga pang grade 4. Kumbaga ni ahead na yung mga books na binibigay namin sa kanya kasi nababasa naman niya eh. Nababasa naman niya. And siguro one more advice sa mga parents na ano katulad namin na bata pa yung mga anak is yung kilalanin o alamin kung ano yung mga hilig talaga ng mga anak nila. Like for example, hindi lang sa knowledge, yung nagsubok siya na magkarate, nagsubok siya na magbasketball, nagsubok siya na magpiano. And yun yung ano, kung ano yung karate, hindi siya nagtagal. Nag-aaral siya, okay, gusto niya pag nandun siya sa class. Ayaw niya mag-practice. Pero pag nasa bahay, hindi niya ginagawa. So, hindi talaga yun yung ano. We yun nga, give access to our kids dun sa mga pwede nilang matutunan and then let them choose. Hindi namin pinoforce sa kanya yung kung ano yung dapat niyang gawin. Dapat mas siguro mas ma-experience nila lahat and then kilalanin din yung mga attitude nung ano nung friend nung ating mga anak and then based on that attitude nila yun tayo mag-a-adjust kung ano yung style kasi hindi nga siya pare-pareho na hindi pare-pareho yung mga bata. Ayan, napaka Ay, nako po. Alam niyo ba, may kasalanan ako pagdating dyan. Ako kasi yung, hindi kasi ako book reader. So, hindi ako mahilig magbasa. Nakitaan ko si Rinoa ng hilig ng pagbabasa ever since. Pero dahil hindi ako mahilig, tapos minamadali ko na siya na parang nafo-focus ko sila sa panonood instead of reading, actually nawala. Nawala yung hilig niya sa pagbabasa. Nawala yung ilaw. Nawala din yung ilaw ko. So, meron akong, alam mo na pag live, meron talagang fault ang magulang. Sige lang, nagsasalita ako ah. meron talagang fault yung magulang sa pagtuturo natin sa kanila. And katulad ng sinabi ni bro, if you want to really teach them, na by not forcing them, kailangan manggaling talaga sa'yo yung example, like yung panonood niya ng science channel, ganyan. Tapos, huwag mo siyang pilitin, isama mo lang siya, then magiging interest na niya. Thank you for sharing all of this, ha, kasi it really, parang helps other moms na katulad ko. Ang dami ko pong natutunan, bro, Arian and sis Karen. Siguro bago tayo matapos, any tips pa sa ating mga parents na gusto nyong i-share na hindi ko na itanong, ganyan, na mas paano natin pahalagahan yung value of giving the right access tapos introducing knowledge sa ating mga anak at para mas ma-motivate natin sila na mahalin yung pag-aaral at pagbabasa especially. So, any tips sa ating magulang habang inaayos ko tong ilaw ko? Parang naano na namin eh. Siguro yun, importante talaga na makilala natin yung ating mga anak. Kasi yung shinare naman namin is para lang dun, yung experience lang namin kay Gabby. So we cannot say na ganito din dapat yung gawin nyo sa inyong mga anak. Spend time talaga with your kids. Try to know them. Yung spending time with them na kahit na pagdating na dating pa lang galing sa work, talagang yung hug time, ganyan, kiss, saying I love you, ganyan.
hindi naman natin sila kailangan talagang tutukan. Siguro sa una, ganyan din kasi yung sa una, kailangan natin tutukan until they build yung habit ng pag-aaral. And ganyan din kasi yung ano, natutunan ko sa mother ko na tinutukan din niya kami nung una. But once na alam mo nang gumawa ng sarili mong assignment, and it's a habit na pagdating mo ng school, gawa ka ng assignment, magbasa ka, then you can play. Siguro, yun yung ano lang. Once na mabuild na yung habit, talagang hindi na yan mawawala sa mga bata. They will carry that on until makatapos sila ng kanilang pag-aaral. And encourage them yung mga pwede natin gawin to build their confidence, to build their self-esteem, to be a happy kid, to be an example of positivity. Yes. Yan yung ano, mga pwede natin gawin. More than the knowledge ng academics, mas importante yung knowledge of ano, yung of life, of the Lord, of good and bad. Saka ano na lang din na sa akin ano siya for parents na they don't happen overnight. Diba? Yung mga gusto natin, kung gusto natin na if we find challenge sa ating bata in encouraging them to study, it will take, expect na natin, it will take effort from us. And it will not happen overnight. So, kailangan lang talaga maging consistent and patient. Yung, habaan natin ang pasensya natin. Tapos, be a kid. Be a kid din. You find ways. Na basta alam mo pag ni-reach out natin yung inner kid natin, marami tayong makukuhang creative ways to ano, if we allow ourselves to be children, marami tayong makikitang ways to encourage them. Pero that goes after us knowing the kid, knowing our kid. So yun talaga una, get to know your kid, get to understand what makes him tick sa ano, what is encouraging for him, katulad nung kay Aryan kanina. Alam niya, kasi Gabby, pag galing sa amin, medyo may resistance kapag kami ang nagsabi. Pero alam naming mahilig siya magbasa. So, pinost niya yung, ano, diba, yung multiplication table. Yun. So, you're getting to know your kids and leveraging yung knowledge na yun to encourage them. To find ways to encourage them to learn. At saka yung, yun nga, yung talagang ano, yung reading. It's a skill kasi na we take for granted na eh, diba? Kasi parang given na siya sa atin. Pero nung araw naman, hindi naman lahat ng tao nakakabasa. Diba? It's a gift actually. So, if we can encourage our own selves for new parents to give that gift as early as possible to our kids, it will go a long way para sa mga kids natin. Reward them whenever they deserve it. Halimbawa, may ginawa silang you wanted them to study, diba? Tapos nag-effort ka and they did it. You reward them. Allow them also to make mistakes. Make space for mistakes. Kasi that's also another way of learning. A different kind of knowledge naman, diba? Yun. Laugh with them with their mistakes. Yung mga mistakes natin. Learn to laugh at our mistakes din. And yun nga, be a kid. Siguro, yun ang ano ko kasi batang isip yata ako eh. Mas batang isip. So, be a kid at heart, not hindi sa isip. Childlike, not childish. Napaka dami yung nasabi. Kanina ko nalagay ito, sabi ni Bro Aryan. More than
knowledge of academics is more important than knowledge of God and life. Tapos ang daming sinabi nga ni Sis Karen. Hindi ko na maano eh. Parang gusto ko na lang ito panoorin ulit. Para maalala ko lahat ng mga sinabi niyo. Pero really, ay, ang layo pala ng aking mic. Really, ang dami ko pong natutunan, Bro Arian and Sis Karen. And truly, hindi, alam mo yon, for allowing us to make this happen, nagpapasalamat ako sa inyo and for taking time talaga. Alam ko na ang ating buntis ngayon ay kailangan ng magpahinga, pero salamat sa inyo kasi ang dami ko personally natutunan, what more yung mga manunood pa sa atin. At may sinasabi na naman si Bro Romela bago tayo matapos. Bata looking dun, Bro Arian. Hindi lang kids at heart. May sinabi siya kanina, di natin nabasa, paano kayo mag-away? Puro bulungan. Alam mo, Bro, ikalawa ka nang nagtanong yan. Bro Romel, manood ka ulit nito, ah. Bro Romel, din mag-support ka. Hindi na daw sila nag-aaway. Grabe naman. Lagi naman akong talo. Pero really, sobrang salamat sa inyo kasi ang dami ko pong natutunan. And I'm so blessed na nakakaroon ako ng mga ganitong katulad ninyo. Nakakasama ko dito. Alam mo yon, yung mga chances na malay mo, onti lang yung napulot ko, pero yung mga onti na yon, ang daming pwedeng maging effect sa aming mga anak. Salamat sa inyo for completing letter K, really, sa ating A to Z parent tips for parents, which is letter K for knowledge. Salamat, Bro Arian and Sis Karen. Sabi ni Bro Arian, wala siyang masasabi, pero ang mas madami siyang nasabi kay Sis Karen. Thank you, Miss Malu, for the opportunity. Sana may natutunan din kayo sa experience namin. Kasi yun, nung in-invite mo kami, kasi sabi ko, ano bang masasabi ko, kasi we're a long way from, kasi 9 years old pa lang naman si Gabi. Pero siguro, it's yung sharing anong experiences, it may be not for everyone, pero yung it's always good to share yung mga experiences para kung may mapulot ka man kahit isang part, and we also learned something ngayon na pwede pala kaming magpa-interview ng live. O, di ba? Yung mga inner, ano mo ba tawag dyan, mga tinatago mo na akala mo di mo kayang humarap sa camera. Pero ngayon, kayang-kaya pala. So, nagpapasalamat ako sa inyo. Pwede na kayong mag-rest. Siguro after naman ito, i-summarize ko lang. Pero you can, you can go ahead and do whatever you want. Bawal ngayon kasi may second baby na. Thank you again for allowing me to be with you in this 8th episode. Nakakawalo na ako, imagine. Congratulations. Thank you, Lord. Thank you. Praise God. Salamat, Bro Arian, Sis Karen. May God bless you and your family, especially si baby. Can we claim it? It's a baby girl. And, we claim it na. It's a healthy baby, whatever it is, but we claim it. Siyempre, let's be specific kay God. We claim it, it's a baby girl. And, salamat kay Gabby. Alam ko nag-react siya dyan. Hi, Kuya Gabby. We are so proud of you. Meron pa tayong mga lalaroing mga pinapakita niya dati. Yung something-something na... Ay, battleship! Yung battleship na hindi ko maintindihan. Pero, Kuya Gabby, we are so proud of you. Your parents are so proud of you. Salamat for, sa pagkuha ko ng oras ng iyong mommy and daddy ngayon. So, salamat sa inyo. Salamat. Ingat kayo parate. Panoorin nyo to ulit. Yes. Panoorin nyo to, please.
God bless, bro, Aryan and sis Karen. Thank you. Bye-bye. Bye. Good night. Good night. Good afternoon. Good night. Bye-bye. Good night. Bye. Bye-bye. Yan. Salamat po, bro, Aryan, sis Karen. So, nagbabay na tayo sa kanila. Sila ay magpapahinga na. Ngayon, syempre, bago lang tayo matapos, gusto ko lang din siguro magkonting summary lang. At ako personally, being a mom, siguro nakakalimutan ko nang mag-enjoy at maging kids at heart. Although most of the time, ganun ako, bata isip ako kasama nila. Pero pagdating dun sa test of patience, hindi ko na sila inaalaw na magkamali. At it, because of that, yung naialam ko na na-hamper ko yung pag mga natututunan nila. And ngayon, kita mo naman, katulad ng shinare ko kanina, nalimutan ko na na-encourage si Rinoa magbasa. I think this is the best time to start again. And mag-iwan lang ako ulit ng ating quote or verse from the Bible. Sabi dyan sa yes. Sa Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. And one more. Proverbs 2:6, for the Lord gives wisdom from His mouth, come knowledge and understanding. Lahat ng meron tayo, it's all come from God. Kaya nga, in this episode as well, we have started about introducing the knowledge about God sa ating mga anak, as well as we discuss about knowledge of life skills, and even in the finances, kahit mga bata pa yung anak natin, pwede natin silang turuan. And as well as sa digital world, as long as we have planted the seed of knowing what is good and what is bad, hindi tayo matatakot na kapag pinakawala natin yung anak natin at nag-browse sila over the internet, hindi tayo matatakot na magbubukas sila ng hindi para sa kanila. Truly, ang dami ko natutunan today, and I hope na kayo rin po, at please do continue supporting our parenting series. Next week, kita-kita po tayo ulit. So, nakatapos na naman tayo ng isang araw. Do not forget, it is from what's in the heart that really matters. Bless your home with love and happiness. Happy Friday, everyone! God bless! Bye! Thank you po sa pag-tune in. Mega shout out, Team CFC and my family. Kay Nanay, I love you. At sa mga kaibigan ko at sa lahat na nag-tune in, maraming salamat. God bless! God bless and happy Friday! Bye!